Kuleta! Another product review tayo today. So ano ba yung nire-review natin? Isa siyang bicycle headlight. Ito yung Gaceron V10L 800. So 800 meaning 800 lumen siya. So bago natin buksan to, syempre, kung bago kayo sa channel ko, please subscribe, click the notification bell, select nyo yung all, then like and share. Lagi ko sinasabi, sharing is caring. So tara, kalikutin na natin to. So ito nga siya, Gaceron V10L 800 lumens. So nabili ko siya for the price of 1,200 plus 76 pesos na shipping fee. So kung kukumpara mo siya dun sa mga talagang mumurahin, meron kasing mabibiling headlight na 300, 400, tapos may busina pa. So kung kukumpara mo sila, talagang mahal siya. Nasa times 3 times 4 siya. Pero eto, first impression ko sa box niya. So hindi siya mukhang tinipid, solid na solid yung box niya. 'Di ba? Tapos according dito, 800 lumens nga siya. Tapos IPX waterproof. So IPX meaning kapag umulan na malakas, supposedly dapat hindi siya masisira. Okay? O kaya pag mawi-withstand niya yung mga extreme pressure of jet water or spray. Pero pag IPX waterproof siya, IPX6, hindi po siya pwedeng i-submerge sa water, okay? Masisira po siya. So hindi niyo po siya pwedeng ipang-swimming. USB rechargeable, tapos beam distance niya nasa 200 meters. Tapos meron siyang modes na 1 2 3 4 5 6 7. 7 modes. So strobe, SOS, daytime flash, low, middle, high, ultra. Ultra meaning yun yung pinakamaliwanag niya, 800 lumens. So yung SOS, medyo merong trick dito paano mo madadala dun sa SOS mode niya. So mamaya tuturuan ko kayo. So game, buksan na natin. So kunwari, i-pretend na naman ako na first time ko itong binuksan. So ayan siya. Meron siyang kasamang manual. Actually, manual lang siya paano i-charge and paano i-mount sa bike. Yung mounting naman niya, very straightforward naman eh. Napakadali lang. USB cable. Ito yung charging cable niya. So ito, importante ito, huwag niyong iwala. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit. Ito yung mounting bracket niya. And then yung mismong flashlight. So unang feel pa lang, mabigat siya. Solid na solid yung feeling niya. Solid na yung pagkagawa. Very compact. Kita niyan. Very simple lang yung design. Tapos yun nga, yung feeling niya parang napakatibay niya. Hindi siya nga yung tulad ng mga mumurahin na ilaw lang na napakagaan. Tapos feeling mo konting bagsak lang, masisira na. Ito, hindi. Solid na solid yung pagkakagawa niya. So try natin ngayon yung mga ilaw niya, okay? Nandito ako sa kwarto namin. Pinatay ko yung mga ilaw tsaka ako sinarado yung mga blinds para lang mapakita kung gaano kaliwanag itong flashlight na to, okay? So, kung i-on nyo siya, long press nyo. Yan. So, ito yung strobe mode nya. Yung daytime flash. Yung low. Yung medium. Yung high. And then ito yung ultra. 'Di ba? Ang liwanag. Tapos like I've said, merong trick kung paano nyo mapupunta dun sa SOS mode niya. So kung gusto niyo siyang ilagay dun sa SOS mode, long press niyo siya para mamatay siya. And then keep on pressing hanggang mag-on ulit. So ganito, long press natin, mamamatay, and then 'yan. Ayan po yung SOS niya. Ganyan siya. Mag-flicker siya ng mabagal and then mabilis. Okay? Medyo masakit sa mata. Subukan naman natin siya na naka-mount sa bike. So, nasa low mode tayo ngayon. Medium. High. And then, pinakauli yung ultra. Ayan o. Kita mo naman. Grabe. Kitang-kita mo yung mga bahay sa harap.
So ito yung reason kung bakit nababad trip yung mga kasalubong mo. Pag gamit mo tong ilaw na to tapos naka-ultra mode ka, talagang masisilaw sila. Ang liwanag. Ang layo nung range niya plus ang lapad. Ayan o. Kitang-kita yung daan. Balik natin sa low. So kahit nasa low ka, kitang-kita mo talaga yung daan. Okay, nakita niyo ng mga iba't ibang klaseng light modes niya. So balik tayo doon sa sinabi ko kanina. Bakit kailangan itong charging cable niya na huwag niyong iwala? Importante siya. Okay. So yung charging port niya, nasa ilalim siya, eto. So buksan niyo siya. Yan. So eto, meron akong yung ordinary charging cable, yung USB micro pin. Kung mapapansin nyo, medyo malalim yung charging port niya. So kung ipapasok nyo yung ordinary charging cable, hindi siya aabot dun sa charging port niya. Hindi mo siya masasaksak. So hindi siya mag-charge. So unlike dito dun sa charging cable na kasama sa kanya, mas manipis siya, and then medyo mas mahaba yung mismong micro USB pin niya. So kung pinasok mo yan, yun o, swak na swak siya. Pasok na pasok. Eksaktong-eksakto lang. So meaning to say, huwag nyo pong iwawala to dahil hindi nyo na ma-charge yung flashlight nyo. So yung charging time nito, according dun sa box, nasa 4 hours. So meaning to say, medyo matagal siya. So kailangan planuhin yung mabuti yung ride nyo. Kailangan the day before, i-charge nyo na siya para talagang fully charge siya. And then, yung battery life niya, depende sa mode na gamit nyo. So kung strobe and SOS, nasa 5 hours siya. Daytime flash, 20 hours. Ang tagal, di ba? Yung low niya, which is 100 lumens, nasa 8 hours and 10 minutes. Yung middle niya, 200 lumens, 4 hours and 30 minutes. Yung high niya, 400 lumens, 2 hours and 10 minutes. And then yung ultra, 800 lumens, 1 hour 20 minutes. So actually, medyo nasubukan ko na siya. Kahit nasa low ka lang eh, maliwanag na, kitang-kita mo na yung sa harapan mo. So kung nasa low mode ka lang, so 8 hours, that's more than enough para magapit mo siya sa isang ride. So sa halagang 1,200, sulit nga ba siya? For me, yes. Very, very, very sulit to. Kasi yung feel pa lang niya, alam mo yung solid na solid yung pagkagagawa. Hindi siya yung cheap na product na madaling masira. Alam mo, matibay siya eh. Yung feeling pa lang niya. Plus meron siyang 2,500 milliamperes. Dahil medyo malaki yung battery niya, yun nga, medyo mabigat siya, which it comes in 114 grams. Pero okay lang eh. Kasi alam mo, magtatagal. Unlike nga yung nabibili natin na 300, 400, tapos meron pang kasamang bicycle horn na nasubukan ko na yon, hindi sila nagtagal. So, umulan lang ng konti, nabasa sila, nagloko na, and then hanggang dun sa ayaw na mag-charge. Tinapo ko nila. Pero ito, nasubukan ko na siya, umulan na malakas. Walang nangyayari sa kanya. Okay na okay pa rin. So, sa halagang 1,200, sulit na sulit siya. Plus, nakita nyo naman kanina, nung sinubukan ko siya sa madilim, kitang-kita yung mga bahay sa harapan ko. Lalo na nung naka-ultra mode na ako. Maliwanag siya. So, when it comes to safety, safe na safe kayo kasi kitang-kita kayo sa daan dahil sa ilaw na to. So, that's it. Sana nag-enjoy kayo sa review natin today. Again, kung bago kayo sa channel ko, please subscribe, hit the notification bell, select nyo yung all, like and share. Lagi ko sinasabi, sharing is caring. Bye!